Ang creamy, guys. Yung ang cheesy. Buttery. Tapos ang lambot ng mismong bread. Ang sarap. Alam mo yon yung kahit na isang tao lang na nai-inspire sa'yo, so okay na ako doon, with or without views, parang achievement na rin sa akin na nakagawa ako ng mga ganitong mga tutorials, mga ganitong mga vlogs, videos. Masaya na ako kasi alam ko, meron akong nai-inspire kahit na isa, and doon ko nakukuha yung value. Hi guys, this is Irish and welcome back to my channel. And for today, magkakaroon na naman tayo ng panibagong video. So, ang video natin ngayon is ayan, magmumukbang na naman tayo. And yung mukbang natin is Cheesebread from LA Bakeshop sa Pampanga. So, yan, nakaka-excite naman tong kainin ngayon. Kasi, syempre, tingnan nyo naman, oh, ang daming cheese, ma-cheese na ma-cheese. So, yan, bago natin ipagpatuloy yung video na to, kung bago ka dito sa channel ko, please like and subscribe ka naman para updated ka sa mga susunod na videos na i-upload ko pa, especially yung mga ganitong contents. Guys, yung kumakain tayo, di ba? Ang sarap, guys. So, sana maubos ko to, kasi, alam mo yon, super dami nitong butter tsaka cheese, so talagang as in puro. So, okay lang naman na mag-chopstick ako, di ba, guys? Kasi, ayoko na yung ganyan, para hindi na lang nadudumihan yung, ano natin, yung kamay natin. So, ayan, start na natin, guys. Excited na ako. So, start natin dito, guys. Ang creamy, guys. Yung, ang cheesy. Buttery, tapos ang lambot ng mismong bread. So, bata pa lang ako. Usong-uso na to dito. Ang sarap, guys. One bite lang pa naman, no, guys. Mm.
Sobrang sarap nito pagkabagong luto. Kasi mas, ano siya, mas malambot. Pero pag, ito kasi medyo, magda-dry kasi siya kapag hindi siya bagong luto. Ngayon niyo guys, ha? Pati sa ilalim, talagang cheese na cheese. Buo, oh. Super ang sarap. Pagka, lalo na pagka, yung pagka sinisip-sip mo siya, ang sarap. Nangahulog yung cheese. Super sarap! Super sarap ng cheese. So, ayan guys, medyo marami-rami na rin tayong nakain. So, ang topic talaga natin, ang main topic natin ngayon is bakit ako naging vlogger? Bakit ako naging YouTuber? Bakit ko siya in-start? Paano? Diba? So, wala naman akong intention dito sa pagbablog kung hindi lang naman makatulong. Paano makatulong guys? Kasi guys, nung magsimula noong 2015, ang tagal pa, 'di ba? Ang tagal na. Lagi may mga nagtatanong sa akin na kung paano daw ba mag-bake. Maraming nag-i-inquire sa akin na paano matuto mag-bake. Paano gumawa ng ganito, ganyan. So number one 'yon. 'Yun yung number one na reason ko na gusto kong makatulong kasi hindi ko naman na masasagot isa-isa yung mga inquiries o yung mga message sa akin na ganun. So, I decided na gumawa na lang ng vlog, diba? Ngayon lang, napatagal, kasi ngayon lang talaga ako nagkaroon ng time na mag-vlog ng mga tricks, yung mga techniques, yung mga ganyan, yung mga binavlog natin ngayon na mga about sa baking, about sa pastries. So, yun, nag-film ako ng mga videos para makatulong dun sa mga gusto mag-start din ng baking, gusto rin matutong mag-bake, na walang formal school. So, ayun, in-start ko siya doon. So, actually, nung time na yon hindi pa talaga ako nabibigyan ng force or ng, hindi pa yun yung parang push ko talaga na mag-start ng vlogging. Ang another reasons pa kung bakit ako nag-start mag-vlog. Kasi, nung nag-fitness ako, nung nagpapayat ako, maraming mga na-inspire na gusto magpaturo kung ano ba yung mga workout na ginagawa mo, gusto malaman kung ano yung mga diet, yung techniques, ganyan. Kasi sobrang hirap niyan, sobrang hirap ng journey na yan, di ba? Yung mag-diet-diet. So, ayun, para makatulong na lang din. Kasi ang hirap naman din sumagot isa-isa dun sa mga messages na oh, ganito, ganyan yung diet, ganito. So, gumawa na lang din ako ng vlog or nag-film ako ng videos na related din dun sa pag-fitness, sa pagpapayat. So, sinabayan ko na din ng skincare. Ang dami nagtatanong every time na may mga napopost na mga ganon. So, sabi ko, noong una kasi sabi ko, nahiya ako. Pero, diba, kung naman din, makakatulong naman din dun sa mga taong kailangan na din ng tulong mo, kailangan na din ng mga ganitong mga topics. So, tinanggal ko na din yung hiya ko, kinapalan ko na yung mukha ko, diba? Para na din dun sa mga taong, alam mo yon yung kahit na isang tao lang na nai-inspire sa'yo. So, okay na ako dun, with or without views, parang achievement na rin sa akin na nakagawa ko ng mga ganitong mga tutorials, mga ganitong mga vlogs, videos. Kung di man ako panoorin, sabi kong ganyan, naman din. Actually, syempre, hindi naman din okay kasi syempre nakaka-hurt naman yun kung hindi ka panoorin, di ba? Pero ako, iniisip ko kasi hindi naman dun sa views. Doon nandun na din yun, pero nag-umpisa ako na parang wag dun sa views, wag dun sa mga naman subscribers. Dun ako nag-focus dun sa mga nakaka-inspire ako, nakakatulong ako. So, yun talaga yung push ko. Parang marami yan eh, aside from fitness, sa events, sa mga
yan sa pagki-cake, mga tutorial, paano mag-glow up, paano mag-self-improvement, yung mga ganun na mga tanong. So anything under the sun, paano ba mabuild yung confidence? Kasi diba, lagi akong nagsiswimsuit, ganyan. So, natutuwa ako kasi marami akong na-inspire na ganun sa social media. Kaya ngayon, gumawa ako ng vlog, gumawa ako ng YouTube para sa mga platform na yan. So, wala naman akong masamang intention sa pagbablog. Wala rin naman akong parang gustong patunayan or i-prove. Ang gusto ko lang naman din talaga na makatulong ako dun sa mga nagtatanong, dun sa mga nagme-message sa akin na ganun. Natutuwa ako kasi meron din palang mga willing na mag-grow, willing na i-work out yung sarili nila. Ang hirap mag-umpisa na wala kang mga guidance, wala kang nag-i-influence sa'yo, walang motivation. Ako kasi, dito sa channel natin, hanggat may mga request, hanggat may mga gusto, kahit na isang tao lang or isang view lang na mag-view, masaya na ako kasi alam ko, meron akong na-i-inspire kahit na isa, and dun ko nakukuha yung value, dun ko nakukuha yung worth ko na kapag ka nakaka-influence ako ng ibang tao, na maging better, na gawin nila yung tama and gawin nila yung mas makakabuti para sa sarili nila. So ayun, kaya in-start ko. So yan yung mga reason ko dyan umikot lahat ng mga content. So actually sa ngayon, kapag ka meron akong may mga nare-receive akong message na willing talaga ako na mag-grow din dun sa sarili kong platform na ay pwede rin pala ako sa ganito kasi may mga nagtatanong. So naging part talaga ng growth ko yung community din na or yung social media na naka-follow sa akin ganyan kasi natututo din ako sa kanila kasi hindi lang ako yung nakakabigay ng learnings, ako din kasi natututo ako na kapag ka nag-i-interact ako sa ibang tao na nakakatuwa kasi may mga bagay akong hindi alam na alam ng ibang tao na na-apply ko sa sarili ko. So yun, ang saya lang na na-share mo, na-communicate mo yung mga natututunan mo sa buhay, yung mga experiences mo. Tapos noon, at the same time, natututo ka din dun sa mga taong nag-i-interact sa'yo. So, yan yung mga subscribers ko. Yung mga kayo, diba, guys? Ang saya ng ganitong hobby na binavlog mo lahat ng mga magagandang ways, yung mga alam mo sa sarili mo. In return, natututo ka din naman dun sa inyo, di ba? Sa mga subscribers, sa mga followers. So, yun. Ganun yung why ko. Kasi, so, nagfo-focus talaga ako dun sa mga naniniwala. Kasi kung kitaan lang, yung iisipin mo sa pag-YouTube, kagad kang gi-give up, mga tatlo lang na video, eh, ba't walang nag-ano sa akin, nag-view? So, yun. Yung parang yung naging deepest why ko, yung para makatulong ako. Kasi masaya ako dito, masaya ako sa ginagawa ko na kapag nafi-film ko yung mga hobbies ko, tapos nun may natutuwa, may nakaka-appreciate. So mas lalo akong namomotivate, mas lalo akong napupush sa ginagawa ko. Yun yung deepest why. Kasi kung deepest why mo is yayaman ka, hindi ka talaga yayaman sa pagbablog, ba? Diba? Kasi kaagad ka madi-discourage, kaagad ka madi-disappoint. Kasi ang vlogging, kahit na pa sinasabi nila na, ay, vlogging lang naman, ganyan, yung kumain ka lang naman, hindi siya ganun kadali, hindi ganun kadaling humakot ng mga viewers or yung mga subscribers, ba? Diba? Siyempre, hindi mo naman mapiplease, eh. Tapos nun, lalo na kung wala kang algorithm, lalo na ako rin, wala pa naman din talaga akong algorithm na mas malaki, ba? Diba? Kung ikaw, guys, kung nandito ka, so, help mo naman na i-grow natin yung community na to para, di ba, mas marami pa tayong ma-inspire, marami pa tayong matulungan ng mga ibang tao na gusto matuto. So, ayan. Alam mo yung cheesebread na to, sobrang machis siya. Kaso, pagkakinain mo siya ng parang matagal na, nagda-dry. So, ayun lang naman. Gusto ko lang naman din talagang makatulong. Kaya ako nag-open ng YouTube. So, kung nakikita kong nagre-request kayo or nag-review, the more na mamamotivate ako na gagawa pa ako ng maraming film. Kasi kayo yung inspiration ko, kayo yung motivation ko. So, ayan. Nag-dry na tong cheesebread. Medyo, di ko na rin siya makaya kasi sobrang creamy. Sobrang battery. Pero ang masasabi ko, ang feedback ko dito sa pagkakain natin ng cheesebread, sobrang dami niyang cheese. Yun yung nagpapatwist, yun yung nagpapasarap sa kanya. Kasi tingnan nyo naman guys, yung cheese niya is, meron siya cheese sa taas, sa baba. Super dami.
So, tapos yung mismong bread niya is sobrang lambot. So, may nakalagay dito, guys. So, pwede nyo siyang i-store. So, andali lang. Basahin muna natin, ha? Kung from the box, kung nasa room temperature lang siya from the box, i-toast mo lang siya sa oven toaster ng 1 to 2 minutes. Kapag ka naman sa microwave, i-preheat mo siya ng 7 seconds, dapat naka-high yung microwave mo. So, ganun siya kung pinag-uusapan room temperature, ha? Kapag ka naman nasa ref, kunwari, syempre, yung parang di mo siya naubos, kinabukasan, gusto mo pa siyang kainin ulit, so pwede pa. So, kung dilagay mo lang siya sa ref, i-preheat mo siya sa oven toaster ng 3 to 4 minutes, while naman sa microwave is 12 seconds. Dapat high pa din, high. I-set mo pa rin na high yung microwave mo. Pero kung sa freezer naman, syempre, di ba mas matagal yung shelf life kapag ka nilagay mo sa freezer. So, huwag mo na siyang i-oven toaster, ilagay mo na siya kaagad sa microwave for 15 to 20 minutes, high din ang temperature. So, para mas masarap, ganun yung temperature niya kapag ka kinain mo to. So, alam ko, best before to, ang alam ko, hanggang 3 days, okay pa to. Masarap pa rin siya. So, ayun guys, kung kayo napadpad kayo sa Pampanga, ito yung best seller nila. Isa sa pinakamasarap na cheese bread sa Pampanga. Dati, nag-start siya sa palengke. Super sarap na rin talaga nung matagal na to. Nag-start siya sa palengke, tapos nun, super ang sarap. Tapos maliliit pa sila. Tapos ngayon, pinalaki na sila, tapos parang medyo may nag-iba dun sa panlasa. Pero yun pa rin naman, okay pa rin naman siya. Masarap pa rin naman. So, para sa akin, highly recommended siya. Super sarap. Bata pa lang ako. As in, bata pa lang. bumibili na ako ng ganyan. Hanggang dun sa, nagkaroon na siya ng maraming branch. So, tapos nun, hanggang sumikat na nga siya. Super sarap na nga naman talaga kasi ng cheese bread. So, ayun. Kayo, i-try nyo na yan, guys. Kapag ka pumunta kayo sa Pampanga. And, yun din naman yung reason ko kung bakit ako nag-start mag-YouTube. Start ako mag-vlog. Para din naman dun sa mga gustong matuto. Dun sa pag-bake, sa buhay, sa pag-fitness, lahat ng gusto nyo matutunan. Pero more on baking din tayo kasi yun naman talaga yung line ko. Diba, yung mga nagbe-bake yan. Nagdi-design ng mga cakes sa events, ganon. So, let me know lang. Comment down below lang kayo kung may mga request pa kayo. And kung may mga friends and kakilala ka na gusto ng mga ganyang mga contents. And gusto matuto sa channel natin, i-share mo naman yan. And don't forget to subscribe na din para, diba, lumaki yung community natin. And mas marami pa tayong matulungan ng mga gustong matuto, lalo na yung mga gustong mag-bake kahit nasa bahay lang or gustong magkaroon ng business kahit na nasa bahay lang. Diba usong-uso yan yung nagbe-bake ka tapos nasa bahay. So, ayun. Tulungan natin sila, diba? Yung mga gustong matuto. Gustong ng improvement. Gustong umasenso, diba? So, ayan. Ang sarap din ng cheese bread natin. Ang sarap ng topic natin. Hindi tayo natatapos talaga kapag ka nagchichikahan tayo. Pero, syempre, diba, kakain tayo ng masarap habang nagchichikahan. And natututo din tayo dun sa mga kinakain natin. Ano walang natututo na natin sa pagkain na yan, diba? So, ayan guys, itong natirang to, i-share natin dito sa bahay or i-ref natin. Kakainin pa yun bukas, hindi naman yan masasayang. So, hindi ko naman din talaga kasi mauubos yung on the spot na ganyan. Alam mo na yung parang nakakahilo din. Pagka nanonood ako ng mga mukbang artist, sobrang galing nila kasi sobrang dami nilang nakakain. So, ayun. Dito na muna natin tatapusin yung video na to, guys. Thank you for watching. Till our next video. Bye!